Welcome po sa programang Istorya ng Tagumpay. Sa programang ito, mapapanood natin ang iba't ibang istorya ng buhay ng mga taong naging matagumpay sa larangang kanilang ginagalawan. Mga istoryang kapupulutan ng aral, pag-asa, inspirasyon at determinasyon na abutin ang ating mga pangarap. Hi guys! Ako si Jenny! At ako po si Mitch! Nandito po tayo ngayon sa lungsod ng Tayabas, unang distrito ng lalawigan ng Quezon, para sa ating pilot episode ng Istorya ng Tagumpay! July 28, 1954, nang biyayaan ng isang sanggol na lalaki, sina Ginoong Gregorio Luces Malabanan at Ginang Corazon Elia de Ocampo. Sa murang edad pa lamang ng batang ito, ay nakakitaan na siya ng potensyal sa pagninegosyo. Nag-aral sa Luis Palad National High School at ngayon ay isang ganap na school governing council chairman ng kanyang alma mater na tinatawag ngayon na Luis Palad Integrated High School. Nakatapos siya ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa San Sebastian College sa lungsod ng Maynila. Taong 1977, nang ikasal siya kay Binibining Aloha e Clarin Angeles at binayayaan sila ng isang lalaki at dalawang anak na babae na sina Sherwin, Sherry Ann at Cheryl. Nagsimula sa pagiging junior auditor sa UCPB. Umasok siya sa Metro Bank at naging bookkeeper. Naging accounting clerk mula 1 hanggang 4. Isang multi-awarded employee. At dahil sa kanyang sipag at dedikasyon sa trabaho, siya ay naging assistant vice president ng Metrobank. Marami siyang kinaanibang organisasyon. Ilan lang dito ang JCI Senate at ang pinakaprestigyosong samahan ng mga mason sa buong Pilipinas. At hinawakan niya ang posisyon bilang junior grand lecturer ng nasabing samahan. Dahil na din sa kanyang angking abilidad at talino, pinagkatiwalaan siya ng yumaong Gobernador Rapinantes na maging economic consultant ng lalawigan ng Quezon. Hinirang din siya sa pwesto bilang administrador ng Quezon Medical Center at naging direktor ng Quezon Jatropha Development Bureau. Sa katanghalian ng kanyang buhay, nakapagpundar siya ng mga matatagumpay na negosyo. Sa ngayon, ay mayroon siyang 3 branch ng Max's Restaurant sa Tayabas, SM Lucena at SM Naga, Petron Gasol at isang resort sa Tayabas City. Siya ngayon ang National Deputy Spokesperson for Luzon ng MRRD-NECC Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee. At siya din ang National Secretary General ng People's National Coalition. At siya ngayon ay itinuturing na Great Speaker on Federalism sa buong Pilipinas. Halina kayo at ating alamin ang istorya ng tagumpay ng isang taong magbibigay sa atin ng inspirasyon, aral at pag-asa upang magsumikap tayo na maabot ang ating mga pangarap sa ating buhay. Thank you.
Para po sa ating pilot episode ng Istorya ng Tagumpay, narito po tayo sa isang bahay. Dito po sa Tayaba City, ang Man of the Hour na ating makakapanayam, Mr. Abner Malabanan. Good morning at magandang buhay kay Kuya Abner Jenny. Magandang umaga sa inyong dalawa, sa inyong lahat at sa lahat ng inyong tagapakinig. Nandito kami ngayon sa kanyang napakagandang bahay. Pakita naman natin yung mga iba-ibang footages kanina. At nakita natin yung pagiging matagumpay ng ating Kuya Abner. Kami po isa dyang sanay na tumawag kay Kuya Abner ni Jenny. At yun naman ay talagang kanyang pinapahintulutan na siya itawagin Kuya Abner. Kuya Abner, paano nagsimula yung iyong buhay na itong narating mong mga tagumpay na ito? Gaya rin ng marami, lahat tayo ay may mga challenging na pinagmulaan. Yes. Ang patay ko ay isang nanay, sastre. And my mother is a plain housekeeper, smart as well. Kami ay limang magkakapatid. Kaya lang ako yung bunso. Mm-hmm. Ako yung pinaka-sutil sa... Ay, ganun pala. Bakal yan eh. Na ako yung parang ang tingin nila is... paborito ng mother ko. Kaya nga, ako'y hindi naniniwala na kung ano yung kinalakihan mo, eh yun ang magiging pagkatao mo. Tatanong kasi, Kuya Abner, kasi nababago yun eh. Kayo po ba'y pinanganak talagang may silver spoon in your mouth? Ayun nga, di ba binanggit ko kanina na hindi talaga. Yung mananahe, na there was a time na yung aming yung shop ng father ko, renta lamang, pinapaalis na kami. Noon, tanda ko pa, bata pa ako, pero alaala ko kung paano maghanap ng saan kami lilipat, anong babayad. Nakautang pa nga sa DBP yata, that time ng father ko, parang 2-5, yung malaki na yun. Mm-hmm. At bumili ng lupang dali. Ah. So, nagkaroon kami ng bahay. At saka talagang yung pagpapaaral ay talagang hindi ganun kadali. Papaaral ng kapatid. Eh ako naman ay dahil ako nga ay mapilit. Nakapag-aaral ako sa San Sebastian College. Paano po? Abay, di pinagtyagaan ng aking mga kapatid at saka ng parents ko. Dahil ako na lang solo eh. Bonso na eh. Na nangako ako na... Kasi spoiled nga ako eh. Kahit mahirap kami, meron din palang spoiled sa mahirap. Kung ano yung kakayanan nila. Tanda ko nga kung ang tatay ko ay mananahe. Pag sinabing, nasan ba si... Nasan ng pangalan ng nanay? Nasan ba si Abner? At pabibiling ko ng sinulid. Nasabi ng nanay. Ay, gulit ako yung papalingkin din. Ay, ako na. Sabi, tabi ka. Dahil alam ako tamad eh. So anyway, nakapag-aaral ako sa Manila. Nangako ako na ako maglalaba. At talaga, hindi ako marunong maglaba eh. Pero talagang pag nadyan, lahat ng bagay nagagawa na ng paraan. Na nung umpisa nga, ang pinakamahirap sa maglaba yung pag-uumpisa. Ang alwan ay nagsasampay ka na eh. Yan ang inaamay-amay mo na. Kaya ngayon, nung panghuli, ang ginagawa ko yung aking pantalo yung pinapagpag ko na lamang. Hindi na nilalabhan. At lingguhan na umisay. Abay, nilalanggam na yung aking pantalo. Hanggang tipid na tipid ng baho, no? Parang 2 piso eh. Isang araw. Sa San Sebastian. Oo. At hinilihim ko pa ha, sa tatay ko at magagalit pag nalaman 2 piso. Ating bawon. Pero yun, nakakawa ng Diyos, nakatapos. Yan, this is history. Tapos siyempre, nagtabako ka. Napapunta ako sa Metrobank. UCP muna yung una ko formal na employment. As a junior auditor. Nakailang years ka po sa'yo? Ano lang yun, 6 months. Tapos, doon ko nakita na from the very beginning, na doon ba yung alam mo na yung leadership. Kasi ako naging pangulo ng aming batch. Doon sa school. Hindi, doon sa UCPB. Oo, nagkaroon kami ng... And then kaya lang, naging short-lived yan, 6 months after, ako ay napapunta ng Metrobank.
Doon ako nagtagal. Pinay rate ka ng Metrobank. Hindi ito, naman, nag-apply, nag-apply. Kasi itong, rapid fire. Ano pong pwesto mo doon sa UCPB? Sa UCPB, as junior auditor. Sa Metrobank po, anong? Sa Metrobank, as a bookkeeper. Accounting clerk 1, 2, 3, 4, hanggang naging accounting officer. At ang maganda nito, yung kailangan kasi talaga kayo makulit. Yung bang ikaw ay yung huwag mong ititigil yung gusto mo. Kasi there was a time na nagkaroon ng yung label union sa Metrobank. That time, I was recommended already for officership training. Eh di, ako'y pumirma din sa labor union. Ngayon, eh di, pagpapirma ko, eh meron kumausap sa akin, parang emissary ng isang senior officer ng Metrobank. Sabi, ikaw pala yung pumirma nun sa, eh ikaw eh meron pending promotion. Eh, kung gusto mo talaga matuloy yan, eh, dapat mag-back out ka. Ano po naging decision? Hindi, kinuusap ko yung asawa ko, si Hello. Sige, asawa ko, ano kaya ito? Sabi ng asawa ko, noon, eh, sabi ko sa iyo, eh, huwag ka nang pumirma sa mama sa ganyan. Eh, kaya lang, eh, pumirma ka na, alam nga ng mga kinatras. Hindi ako nag-back out. But eventually, eh, tinawag din ako for interview and then for examination. And by the way, bago nga pala ako na-recommend, ako yung gumawa ng recommendation ko. Kasi sabi ko doon sa boss namin, sabi ko, boss, ikaw naman eh, paalis na. Baka pwede nga ako i-recommend ng accounting officer. Hindi, ikaw mo nakalini. Sabi ko si Nick, na ako Nick Riverial, isang taga-Ilonggo yun. Kinukulit ko araw-araw. Sabi, sige, gumawa ka ng rekomendasyon. Pero sabayin mo na kayo ng dalawa. Hindi, nag-remote ka muna. Kumuha ko yung exam. Sa buong NCS, yung SOPA rin nag-kuha na exam that time. Ako ang top notch, sir. Nakuha ko parang 98. Eh. So, simula noon, yun. That is his story. Tapos, yung meron senior officer doon na parang personally, mayroong grad sa akin. Kasi nga yung kanyang dating second in command, parang siya bang namuno ng labor union. Eh, ako yung parang napatats. Kasi alam ko, siya na second in command niya eh. Ang ginagawa ko kasi, parati akong bumi-PR. Pag may bisita kami, I see to it, tatabihan ko kung who is in power. Para pag nag-open ako ng discussion, para ipaalam ko sa kanya na may laman yung utak ni Mr. Malabanan. Doon nakukuha niya yan. So ako, nag-PR ako doon. Ay, hindi ko alam sila pala yung magkaaway na. So pati ako'y nadamay. sabi ng big boss na yan, pag dumaan sa akin, hindi makakalusot yung interview. Hindi ako parati akong kinakabahan dahil may personal guest na yan. Eh, nangyari during that time, hindi makabuo ng panel yung grupo. Naging one-on-one. Ay, ako'y nakatatlo na excellent lahat. Hindi na ako tumaan sa kanya. So, yun. At tapos, naging officer ako. So, makakita mo na lahat ng kaganapan sa atin. Ay, lahat yan ay because of our decision. Pero meron tayong choices eh. Kuya Abner, talagang pinlano mo nung makagraduate ka na ikaw ay magtrabaho sa isang bangko? Wala eh. Kasi alam mo nung araw, nung ako'y bata pa, nung ako'y grade 3, di ba? Ano ba ang pangarap mo? Ano gusto mong maging? I want to be a captain of a ship. Parang gano'n ako eh, sa barko ko eh. Parang gusto ko yung Navy. Hindi naman, ba't gusto ko yung pang malaka? Hanggang, siyempre, pag nag-aral ka, walang, yung mga bata kasi, kumisan hindi talaga alam. Ano ba yun? Meron naman talagang alam ko ano kung ano magiging pinabukas. Pero yung iba, eh, walang nadating na nating in mind pa eh, dumarating yan. Ang gusto lang parati, hindi magkatrabaho. At nagkatrabaho nga. Basta na importante kasi dyan.
binigyan tayo kasi ng freedom of choice. Yun ang binigay sa atin ng langit na tayo ang gagawa. Kasi kung lahat ay binigay tama, ay walang mali. Kaya nga po, ano magaganap sa'yo, sa atin, sa bansa, ay choice natin yan. Yan yung decision mo. Ano naging decision yeah, mo? Yan ang magiging future yan mo. Yan ang magiging future mo. But it doesn't follow na itutuloy mo yan depending sa mensahe niya. Kasi yung failure, actually, babala lang yun. Not necessary failure, but it's a message. Kaya lang tayo, dapat mag-discern. Ano ba yung mensahe niya? At majority, parang nagagalit agad tayo. But not realizing, kung nagaganap, it's our choice. Kasi pumili tayo eh. Binigyan tayo ng freedom of choice eh. Halimbawa, ito ba lalaking ito? Alam mo, niloloko ka na. Pinadula na ba? Hindi. Alam mo yan ang mangyayari sa'yo. Pero dumiretso ka pa din. Yan. Kung anong magaganap ay sa'yo, ay basahin mo. Ano mensahe? Kasi habang nasa mundo ka, meron kang pagkakataon na baguhin yung choices mo. Once nawala ka na, finish ka na. Doon ay wala nang balik ka. Wala nang balik ka. Di ba? So, yun ang permanente. Kaya nga, di ba, the best thing is yet to come. Kung nung nagaganap dito sa mundo, temporary yan eh. Temporary kang mahirap, temporary mayaman, temporary malungkot. Hindi mo pa alam kung ano talaga yung temporary future. Masaya. But doon ay permanente. Doon ang ginawa mo sa mundo, yung second best gift of God ay wala na yung balikan. Yun ang napakahalaga. Kaya nga kung tama ang iyong choices sa mundo, eh sa mundo pa lamang, ay langit na. Pero kung mali ang choices mo, sa mundo pa lang, ay gano'n na. Langit sa lupa at langit pa rin ang kasunod niyan. When I was a banker, hindi ako yung character ko na, di ba, normally banker ka eh. Uy, di ba sa gano'n dito? Kaya gano'n lang. Di ba? Diba, meron akong kliyente na naging cash. Sabi, boss, meron akong malaking kliyente. Okay. Hindi ko pitanin. Naging cash. Walang account sa akin. Sabihin ko, saan ho kayo nag-account? Saan na pala kayo? Sa ganitong banko pala kayo nag-maintain ng account? Ganun din po kayong loan account doon? Meron din. Ano po? Oh, dapat po ay next time. Ang gamitin nyo ay huwag yung term loan, dapat credit line. Ngayon, kung kayo po'y mag-aabil ulit at kailangan nyo, tumawag kayo sa akin, papayuhan ko kayo po anong gagawin nyo sa banko nyo. Mabay, yun, after one week. Manager, pwede ba mag-open account yan? Sila nagkukusa. Hindi ko yan. Nabubuksan kasi yung isip. Oo, na, may maraming tuturo ito ha. Kasi sa marketing, dalawang bagay yan eh. Convincing and pressure selling. Pressure selling, para bumili sa'yo, napilitan. Hindi na yung uli. Pero convincing, wag mo multiply. From the very beginning ako, meron akong business inclination. When I was young, nagbebenta ako ng nakagawa ko. Parang yung na-erap. Yung hanagang. Yung baller. Yung parang yung kaya. Wristband. Wristband, oo. Oh. Kaya alam akin, parang cartoon na ginagawa ko. Tapos, sa bata. Tapos eventually, naka-ano ko nung yung bombaril-barila na yari sa bagisang payo. Na pag ginan mo, merong tansan sa ibabaw. Pag kinalabit mo, may pato na talsik. Oo, so, yan. Nagbenta ko niyan. Oo. Oh. Hanggang nung huli, sabi ko sa nanay ko, mag-tipinda ng tinapay. Ayaw ng nanay ko. Binigyan na lang ako ng pera. Ano. Hanggang nung ako'y elementary, I think elementary ko. Medyo may, meron akong ano, abilidad sa pagsusuot. Yung pagsuot ng bola. When I was young. Ngayon, ito may ganyan, may taya yun eh. Sa piso, magkano, nananalo ko balate. Ang ganun huli, ayaw na. Ngayon, meron naman ay doon sa mga ano. Oo, oh, ayaw na akong labanan. Ang ginagawa, basta napayag sila yung aking pagsuot ay parang balibag. Kasi yung parang din, balibag din eh. Manalo pa rin ako. Yung pinanalunan ko, ibinili ko ng isang paketeng juicy fruit. Dito pa pa rin yan. Tapos, kapag may ukulele na kulay black na, hindi ko namakita kung nasan yun. Eh, ako kasi, basically, ako'y mahihain.
Kaya lang, mahiyain pa siya niyan. Ito to, nade-develop yun eh. Bagaman. Yung bang, alam mo po, nade-develop yung ano mo. Para bang ako'y mahiyain, nasasabihin na parang nahiyawang sumigaw ng pabil. Bili na kayo. Ginawa ko yung juicy fruit. Inilagay ko na sa likod ng ukulele. Parang isinuspend ko dyan. Habang ako naikot, bili ka ng juicy fruit. Nung maubos yan, kinabukasan, ako'y may magtitinda na. Taulad na may boss. Yung anak, yung kapatid ni Father NG Habalya na sa kasamang palad eh, na mayapaan ng kailan, si Fabian. Ngayon, si Fabian, inaalaman ni Fabian na kinukuha ko lang doon sa katabi namin tindahan. The following day, nandiretso na siya. Nga naman, nadapa sa akin. Uso na nun ang ano, kompetensya talaga. Yeah. So, every now and then, merong nung ako'y college na, naggawa naman ako ng mga t-shirt. Yung t-shirt na yung... Kasi utos nun yung mga panebo. Yung parang tinatatakan? Ano po? Hindi, yung tinatahi. Kasi tatay ko kasi magtatahi. Ako nag-design. Kasi tatay ko ang nagmagawa. Kahit naman ang pagawa ko sa tatay ko, ay kaya niya. So marami akong nagawa t-shirts niya. And by the way, at the same time, namimili ako may ng ano, ng used clothings. Yung mga damit tapos bebenta namin sa palengke. Parang okay ngayon. Okay. Nagkaroon ako ng kaklase. Nagkaroon ako ng kaklase na may tahiyan din yung ano niya. Yung mga hindi ito natubos, binibenta sa akin. At binibenta namin. So, binibenta muna namin ng tingi. Yung matira, binibenta namin ng wholesale. Mamaya, inom-inom man. So, talagang... kaya nung ako'y mapapunta sa Metrobank, ay still na doon yung buy and sell, yung sapatos na merong sapatos na na networking eh. W Brown. Hanggang ako ay kinuhang ano, parang nag-apply ako parang dealer na eh kaibigan ko yung City Mart, yung billionaire sa Batangas, mayari ng City yung mga chain of shopping malls at saka groceries. Ay di dinisplay ko doon. Maayag naman, may arrangement kami. Eh matuma. Sabi ko yung logi ako din. Ay nasunog yung city part. Sige na ko, yung mga kabawi yata ako. Pinail ko na yung insurance. Nakakuha ko na bawi kayo aking investment. At saka yung mga yung ever na yun. Yung Craig Goles. Forever living. Ako yung nagano rin dyan. Ako kasi paniwalain ba? Madali akong maniwala. Kaya bibiling ko yan. Benta. So, basta nakakita ko. Sinusubukan niyo po lahat. Yan. Basta ko nakakita ng opportunity. Eh, grab it. Mm. Ang problema nga lang, hindi mo lahat ay successful. Eh, talaga ganyan. Yan na yung lesson learned. By the way, ako yung nasa Lucena noon. Pag may mag-aalok, di ba nausan nun yung parang mga Duralex, yung mga dining wares. Mm. Duralex, meron nung ano, Alcorok ang tawag niya, Alcorok. Yun ay iba-ibang brand eh. Yung nag-offer. So, ay pahulugan. Ako, ng kapital. So, meron niya dati yung Carmen's, di ba? Carmen's. Yung Carmen's na may tapat ng simbahan. Oh, yung dati nasa gilid na sa may, hindi sa may simbahan yan. Inaarap doon sa may footsteps eh. Hanggang ngayon, meron naman pa rin naman siya. Oo. Ngayon, ako parating napunta doon. Kasi may mga items siya pang mga hindi mo makikita normal eh. May nabili akong belt. Pagdating ko sa pisina, sabi nung si Lulu Tan, yung aming cast custodian. Sabi ko, ang ganda ng belt eh. Sabi ko, binibenta ko ito. Kumita na rin ako na. Knockout eh. So, anumang bagay, naiisipan ko kung paano pagkikitaan. So, hanggang yun nga, may hinuhulugan ako nun sa pag-ibig. Yun, dito sa Denver, dun sa, di ba nagkaroon ng diversion dyan? Ah, yung underpass. Hinuhulugan ko siya. Ang bili ko yata ay parang 50 pesos yata per square meter. Ngayon, eh nung ako'y naging member ng pag-ibig, qualified na mag-loan. In-apply ko dahil hindi pa tapos. Eh na-loan ko ng 300 pesos per square meter.
din nagkaroon ako ng 50,000 na cash. Ayun, ang mga withdraw ko sa landok ko nangingin ito. So yan, lahat ng pwedeng utangin, lalo na yung mga soft loan sa mga salary loan. Kaya nga yung utang ka din. Oo, kasi kaya yung aking payslip, ang blank ko lamang ay sa kahambayan. Kung nautangan din lang ka ako sa kahambayan, nautangan ko yan eh. Ano ba yung calamity loan ng SSS? Hindi ko yung pinalilibre. Pero hindi natin, hindi na lagi sa bangko. Iniipon ko yan. Ngayon, wait, sa... nag-loan ka, pero hindi mo naman ginagastos. Oo, hindi. Kasi kung ilo-loan mo ka, eh kasi kung walang problema ang gastusin mo yun, basta productive. Pero at least alam mo, may pambayad ka doon sa mga niloan mo. Eh kasi siyempre salary naman eh. Kaya anong problema? Problema sa salary deduction. Hindi siya ano problema. Eh ang pera naman natin, kung anong matter na yun, hindi na nangyayari. So mas maganda na na na-advance mo na, nilagay mo sa banko, at habang parang ikaw yung mayroong forced savings. Napakaliit naman ng interest eh. Kaya hindi ko pinalilibre yan, basta may import sa SSS, lahat ng opportunity. Ilo-loan ko yan dahil magaan lang yung ano eh. May natutunan tayo kuya. Magaan lang yun eh. Tapos ilagay mo yan sa banko. Kasi yung negosyo, bigla na lang kakatok. O isa ka ka pa maghahanap ng pera. O basta kumatok, nandyan niya, nandyan siya. So meron kang magagalaw. So Kuya Abner, doon pala dumami yung ano mo? Yung parang puhunan. Actually, hindi naman dumami. Hindi but dumami. Para bang doon nagsimula na yung kaisipan na dapat parati ka nang handa. Kaya nga, the best time to borrow is when you do not need it. Sabi ba, bakit ko naman yun? Eh, siyempre, ang bangko is rude yan. Ang bangko, kung kailang kagipit, lalo kang gigipitin. Kung kailang kami pera, ikay pa utangin. Alam niya yun kasi. Dahil alam nila na makakabahid ka eh. O pera ka ng opera, pag nakita ang iyong account, ay malaki ang balance eh. Pero pag ikaw ay kipit, ay hindi ka papansin niya. So habang ikaw ay maraming pera, ilagay mo sa bangko, saka ka mag-loan. Ang tawag naman doon na standby, hindi naman ibig sabihin nag-loan ka, automatic. Re-release sa'yo, babayad ka na. May mga certain fees, pero negligible. Ang importante, kunyari, mihilin niya kang 5 million o 2 million o kung ano man. Yung credit line mo, eh hindi ka magbabayad ng interest hanggat hindi ka nagdodrop. Baba, biglang nangailangan ka, 100,000. Tatawag ka lang sa bangko, pakarelease mo nga. Ganun ka na naman pre-sign PN doon, naroon na. Hindi na ako pupunta roon. I need the 100,000. Kay credit card, lalagay na sa account mo. Ngayon, after 1 month, hindi mo na kailangan, bayaran mo. So, babayaran mo interest, eh, good for 1 month lamang. Good for 100,000 lamang. Kailangan mo 500, 500. Eh, di ba, yun naman, ay magkano lang interest naman sa banko? Sabi natin, sa ngayon, may be ranging from 4 to 10, yung commercial bank. O, eh, yun naman, isang transaction mo, hindi isang taon yun, ha? O, eh, sabihin mo nga 6%, no, sa isang taon, eh, 0.5%. Ay magkano naman ang kikitaan mo sa isang transaction, di ba? May nangungutang nga ng 5-6. O, eh, ngayon, eh, o kaya na, pumutang ka sa 5-6, eh, ikay natatakot magsanla ng property. Natatakot. Kung matatakot, eh, ikaw may control. Ako, halos lahat ng property ko nasa banko eh. Dahil na, pag nakakuha ang property, sanla. And then, during 1990s, grabe ang appreciation ng property. Kaya nga, pag nag-float ka na ibebenta mong property, in 1 week's time, bentado agad yan. So, ang daming nagkapera doon sa buy and sell. Buy and sell. So, ngayon, kasi, if you are awash with cash, one of the best investment is property. Dahil, ang property, hindi dumadami. Nababawasan pa kayo, kinakain ng lupa. Anong ng tubig. At ang tao ang dumadami. Meaning, ang needs ay dumadami, hindi naman dumadami supply. Dahil kung anong mundo, yan yan. Hindi man tayo pwede mag-extend ang mundo. Merong nag-claim, nag-reclaim na lupa. Yan naman ang supply. This is the reason. Kaya nga, di ba, this is our choice. Kung anong ginawa natin, yung bibigay sa atin, ano nangyayari? Kalamidad. Kasi inagom na yung lalagyan ng tubig eh. Saan sila pupunta? Nag-develop tayo ng nag-develop. Ang dami ng development eh, subdivision. Once dinevelop mo ang isang lupa, naging sementado yan, saan sila nga pupunta? Sino mag-absorb?
Dapat kung may development, merong kaagipay na preparation. San dadalhin ng tubig na dating sinasalo niyan? Hindi mo lang tayo nag-iisip na maghukay ng isang malaking kung saan pupuntahan. Kasi dapat maghanap ka ng substitute din. Ang nasa isip kasi ng tao, ng gobyerno kung minsan, at including tayo na rin, eh yung kumita lamang. Hindi natin tinitingnan ano ang consequences na yung ating ginagawa ay tayo rin tatamaan. Kasi kung baga ang kanila yun basta magka-project, okay. Yan! Yeah. Yung tinatawag ko na this is our choice. Kung ano natin pinili, ayun ang magagawa sa atin. Kung sablayan, ay sablay din tayo. Kaya atin naman, hindi ka magtataka bakit mayat-maya. Hindi naman tayo lang. The whole world is ganyan, bungabahan. Kasi nga, yan ay ano, nature yan eh. May sadya siyang pinaglaanan kung saan siya lalagay. Ay inagaw mo. Giniba mo ang mga bundok. O eh, paano? Siyempre, ibibigay sa'yo kung anong iyong ginawa. Hindi tayo nasiyan kung anong nakikita natin. Pati nasa ilalim ng lupa, pinakailaman natin. Sabi nga, eh, ginto yun eh. Kaya ginto eh. Kaya nga, tinago yun ang langit. Ibig sabihin, galawin mo lang kung anong nakikita natin. So once you start to dig, trouble will come in. At yun ang nangyayari. Uy, Abdel, paano nagsimula yung Petron? Ako kasi almost magta 30 years na sa Metro Bank. So, eh, siyempre, ang major investment namin ngayon, Maxis. So, itong aking partner na yung sa City Mart. Ako kasi, mahilig akong pakialamero ako eh. Kumbaga, nagiging consultant ako dahil pakialamero ako. Pag meron pupunahin ko, kasi ang purpose ko, para malaman mo, na mapapakinabangan mo yung aking sasabihin sa'yo. Kahit nga family life eh. Ngayon, going back to sinasabi mo, paano, eh itong mga City Mart, kumisa nagiging, nagbigyan ng payo, whatever. Eh, siguro na ko yung trust and confidence na mag-inopera na ko na mag-partner kami dito sa Maxis. Nauna pala yung Maxis. Oh. Bago yung Petron. Eh, sabi ko, hindi ko lang matanda kung meron na rin kami Petron. O yung Caltex yan, initially. Caltex muna siya lang. Caltex eh. Parang nauna ng konti yung Caltex. Pero ang major nga itong Maxis kasi malaki to eh. So, nag-open sa Tayabas. Ang in-offer ko na sabihin ko maging partner niya, yung anak ko, si Sherian. Kasi graduate na ng business management. Lahat, by the way, lahat ng anak ko. Isang kurso business management. Eh kasi nga ako nga, ako parang Chinese, ayokong malalayo. Anak ko, ayokong nag-abroad. Kung mag-abroad ka, pumasyal ka lang. Kasi pag nado na, hindi mo rin makikita. Magkikita-kita rin, namatay yan. May paglangay. So, anyway. Eh, sabi nung partner ko, eh, masyadong bata siya. Kaya naman ayoko yung asawa ko. Eh, siyempre, kami minor na shareholder. Eh, siyempre, ayoko mamay baka papagalita. Sabi, may ganyan eh. Hindi yung anak ko na lang para, ano, kumisan yung friendship niyo. But anyway, eh kaya kinuha gusto niya yung asawa ko kasi si Mrs. nag-training sa yun, no? McDonald's. Kasi ako nga ay impulsive ako eh. Noong 1997, 1996, 94 yata. Basta sabi maganda ro McDonald's, parang 2 to 3 million lang ang kailangan. So pinag-resign ko yung Mrs. ko. Nag-training. Ang training niya almost a year. Ang tagal, naglilinis ng kubeta, nagagawa. Basta gano'n eh, mahigpit ng araw eh. So nakatapos siya, kaya lang, palaki-palaki investment hanggang nagka-Asian crisis na tubig na, sabi ko, sabi ko, hindi na ako tayo. Pero itutuloy ka rin sa, kasi ang culmination sa Hamburger University sa Chicago. May Hamburger University. Patutuloyin kita doon para naka-experience ka. Pero pag-uwi niya rito, sabi nung McDonald's, eh, meron daw bagong program na parang sila muna ang pipinansin. In-open yung Lucena, yung tapat ng ano, dito sa may simbahan. Yung Shoppers in Central. Yung Shoppers. Oo, yung tapat ng simbahan. Oh. Ay, di, nag-open na yung kami, si Alawat.
after ma-open, after 6 months sabi, hindi wala na palang yung programa. Ginamit lang. So, yung aming 100,000 na security deposit, napugnaunan, wala na sa kayo napsaya. So, lungkot na lungkot siya. Nung nag-open po pala yun, kahit talagang may arit na. Hindi ano may ari, but may, may ganong arrangement. Sila. May ganong arrangement na kami na eventually. Kaya nga, sila eh. Yan, hanggang hindi natuloy, di lungkot na lungkot yung premise. So, kami. Ay, retired na siya. Batong-bato siya. Yung parang mababalil daw siya sa bahay. Kaya nag-open kami ng yung pala na una, yung Caltex. At si Sherwin nga ang namahala. Yan. Tapos nung, yun nga, pumasok na itong Maxes. And then yun, nagbuksan. Nagbukas nga dyan. Initially, yung naging madugo nga eh, dahil una yung composition ng lot eh. Kasi ang una namin binili ay doon sa may diversion. Pero mabuti na rin ng OIC kung nalagyan mo ng ganun, eh, patay yun, di ba? So, kumisan yung mga nakaganap, eh yan ay ginaguide ka. So, hindi natuloy yan dahil ayaw kami payagan sa Lucena. Hindi lahat ng ano ay bigo. Ayaw kami payagan sa Lucena eh. Di ba, naging controversial po yan. Na ayaw payagan. Pero totoo naman, yung administration noon, hindi dahil gusto, hindi pinapayagan dahil kung ano pa man. Kaya ayaw pumayag. Nag-aalit tayo sa McDonald's, sa Max's. Kasi meron din silang application. And maybe they were made to believe na sa kanila bibigay. Ay yung aking partner ay meron ng Max's. So, siyempre siyang priority. So, nung ibigay sa amin, doon ayaw kami bigyan ng... Mabuti na lamang itong si Constantino. Pinayagan kami na ito ang iswap. Oo, yung din sa diversion. At kami ang kaunahan. Na bakanting-bakanting nga yan eh. Walang-wala eh. Kami nag-start na. Nung mag-open kami, si Piolo Pascual pa nga yung guest nun eh. Endorser kasi siya. Oo, endorser. Abay, sabi nga mo po. Ay, mababawi agad natin ito. Ay, parating puno eh. Siya sabi ng mga, yung mga malalaking Chinese. Pero nung itinatayo ninyo yun, na nagsusolo pa lang yung, ano, yung Maxes dun na, ano, na magiging kainan. Inisip nyo na agad na magiging okay or kinakabahan kayo kasi malayo? Well, sa akin kasi lahat experimental eh. But you just have to base your decision on some informed decision. Dapat meron kang basis. Ba't ba doon ka naglagay? Kasi true lot yan eh. Sabihin true lot, tingkabila eh. Yun nga. Diba? Ang ganda ng gusto niya ngayon. And then, siyempre, meron yung Lucena, Tayabas, as well as Ariaya. Going back, tinatanong mo kung kinabahan, yung kaba pa natin naman natin yan. But ang isin doon, dapat we just have to do what we can given the circumstances and the interest of it. Kung basta gawin lang yung inakala mong tama, I have no doubt na may tagumpayan ko. So mag-open nga yan, initially, talagang punong-punong-po. Talagang sabi ko, balisaway, bubabawi agad natin ang investment dito. At may mga nakita namin, may mga malalaking business group doon, Chinese group na siguro. Itong potong lupang itong nagkaroon. Bigla kang ano eh, nag-boom na. Bigla kang nakilala sa totoo lang, hindi namang akala kasi amin yun. Na not na realizing, kami 30% lamang. We do manage kasi kami ang taga rito. So anyway, yung initial ano rin kasi, we have to lease sana yung property. Sabi ko doon sa partner ko, eh, banker nga ako eh. If we borrow at bilhin yan, yung interest natin babayaran is siguro mga 30 to 40,000 lamang monthly. Ay, ang rent ay 70. So, atin ang iutang at may matitira tayong pambayad ng principal. So, eventually, naging amin. So, nakatulong talaga yung pagiging banker mo dun sa mga nararating mo ngayon na ano na malaking istorya, anong tagumpay. Tsaka yung although modest aside, not all banker dahil kailangan banker ka na yung galaw ng utak mo ay talagang hindi limited doon sa pagiging banker. Dapat kasi yan, yung kung ano yung legal issues, ano ba yun.
na yung ano yung paano mo ano yung business projection. So yun nga, malakas. Eh, until nag-open na itong SM at saka ayun na nilangaw. Dahil siyempre, once nag-open ng isang malaking mall, all activities ay nado na. Pati magsimba, magjajaging, natin na, mamasyal. Sabi, we've got it all from yeah you. Na. Dapat, so, dapat kasi, we've got it all from you. Dapat ganun eh. Kasi, so, it, kaya hindi ako, for you eh. Parati akong, doon sa Batangas, bago namating ang SM, I was invited doon sa Chinese Chamber. So sabi ko, although alam natin free enterprise, but as much possible, eh, pag yun nakapasok, ay may problema ang mga local businesses. Kasi, yun nga, yung hardware, lalo na yung mga electrical supply, ace ka na ng ace eh. At saka siyempre malamig doon, eh, talo ka. Kahit walang intention bilhin, makakabili. So yung area, lalangawin. Pag nilangaw yan, ano yan, domino yan eh. Including yung mga local suppliers ng mga glassware, yung mga glass panels. Kasi hindi ka na mag-expand eh. O I will expand eh, wala na activity na doon lahat. So yung mga supplier niyan, hihina din. And chain reaction yan. So the whole, pati yung local, yung mga loans, transaction, siyempre paano ako mag-expand eh. Especially so kung ang mga tenants niyan ay dala-dala na yung service. Kaya nga kung talagang hindi mapipigilan, sana magkaroon niya ng parang kondisyon na right of first refusal ng local entrepreneurs. Sila muna ang i-operan. Para kung maapektuhan ka, meron ka namang kabalik dito. So, ibig sabihin, mayroon ka din namang branch ng Maxes sa SM. Meron, SM at saka SM Lucena at saka SM Naga. But napaka hihigpit talaga ng polisiya nila. Kaya nga sabi ko, dapat pending itong sinusulong natin yung federal government. So, Congress should look into how to monitor and regulate yung mga polisiya ng mga malls. Kasi nare-regulate nila yun sa rental law, yun lang mga maliliit. Eh ito, maliliit yun to eh. We have considered maliliit na negosyante, di ba? Giant ito ang ano eh. Otherwise, kontrolado eh. Kung ano yung gagawin kasi nila. Kasi Kuya Abner, sinasabi nila yung pangalan na dinadala ng store or kaya ng shop. Hindi, walang problema. Yung batang isa doon ay maging equitable. Maging makatarungan yung mga patakaran. For example, meron kami sa Naga. Eh, siyempre, when you rent the area, anything above, eh, sa'yo yan. So, nagpagawa kami ng mezzanine doon. Hindi naman actually mezzanine, but stock room lamang na meron magdaan. Aba, yung area ng mezzanine, eh, may bayad din. Ay, paano nangyari yun eh? Mabuti sana kung yung mezzanine, eh, silang gumawa at may sariling daan. Ay, kung totoo, pag-iniwanan namin, eh, may re-renta. Eh, sino naman re-renta doon? Eh, kami nagpagawa niyan. So, nag-good. Ibig sabihin, bakit namin dahil bayaran yung area niyan? Eh, yung binabayaran natin, yun ba may makatarong ba? Sino wala, nagre-regulate niyan. So, pag ikaw ay hindi na, basta maraming policy yan na sa tingin ko ay nasa-regulated sa kalo. Masyadong... So, it favors only yung mga giant. Yeah. Pero, Tito Abner, sa panahon ng pandemic, ano yung malaking pagbabago o naging pagbabago dun sa negosyo ninyo? Napakalaki. Hindi naman yung kami lang eh, lahat. Apektado. Kasi pagka hindi ka essential, mabuti nga't may naiwan kaming negosyong essential, which is yung LPG. Pero yung restaurant operation, talaga ang nawala na dyan ay almost 80%. Grabe, ano? Ano naman ang naging kapalit? Nagkaroon ng hanap buhay naman yung mga nasa bahay-bahay. At masaya ka naman doon sa nangyari. Abayo, kahit, kahit apektado siya, masaya siya. Yun yung ano niya. Yung maging naging resulta nila. Meron magtitinda ng mga kung ano-ano, ngayon mga sa Facebook, at yun ay online selling. Nahati. Na talagang, I don't know kung babalik yung restaurant operation the way it was. Maybe in the long term, ang kailangan mabago kasi yung mindset ng tao. Paano ka kakain? Hindi na ako mas marating. Nakasilga ka.
Tapos eh, pupunta ka, siyempre, interaction yan. Hanggat din natin ino-open yan, ako, okay lang na magkaroon tayo ng certain degree of care or cautious, pagiging cautious. Pero huwag tayo maging paranoid. Kasi pag naging ganyan tayo, eh, pag nilimit mo yung iyong action, nilimit mo ang movement mo, you limit the economic activity. If you limit the economic activity, you limit the chances of business. If you limit the chances of business, you limit the chances of employment. And eventually, it goes down to your stomach. Ano ba? Eh, more than half ng population ng Pilipinas, at least yung employable adults, ay walang trabaho. At continuously, nagpapile up yan. Maybe yung iba may ginagasas pa. Pero pag hindi yan na-reverse, at kahit anong economic stimulus ibigay ng gobyerno, di ba, DDP, nagpahiram sa DTI, parang 2 billion to assist yung mga ailing businesses. Mm-hmm. Kaya ano naman yan, yung problema natin, business itself. So, eh kasi walang, kasi pag hindi ka lumalabas ng bahay, sino bibili? Ayaw mong palabasin yung bata, sila nagdadala sa mall. Ayaw mo rin palabasin yung matanda, sila naman ang nagbabayad. So, paano, kagaya sa Tagaytay, I have a unit doon. Pinacheck ko kayo sa Ruin kung ano na activity. Ay, yun daw mga ano doon, ay bawal pa rin ang mga bata. Ay, paano yun? Paano kikita? Paano... So, ako kasi, although this is a different topic altogether, yung COVID na yan, yung namamatay, in majority, ay inatake yan because of depression. Kasi pag ikaw ay na-hospital, at ikaw ay undiagnosed ay COVID, ikaw ay solo. Opo, ito, ina-isolate. Ayan, edi, solo ka, madidepress ka, mamaya atakihin ka. Ay, wala iba na yung mangyayari sa'yo. Para pang pag nag-intindi pa sa'yo, wala nang, di ba, normal yung hospital, dapat, ano po, kumusta po? Wala nang ganun ngayon. Wala na po. Dahil ikaw na ako, parang Roman, ako pipili ka po, parang kung, di ba? Ay, di, ikaw, lalo mo yung iyong ka ba? Parang mamatay na yung tao, pag ganito. Ang ganun talaga, natuloyan ka kasi it is what you think. Ang tao kasi ko anong nasa mindset mo? Kaya dapat huwag mong ugaliin na pag kinalungkot, eh, itutuon mong ikilungkot na lungkot at yung isip yung negative, ay negative talaga ang darating sa'yo. You think positive, then everything will be positive. Ngayon yung mga anak ko naman, sila yung but pagdating kasi sa mga major decision like mag-loan, yun nga ang kaluhan na nila. Yung ibang negosyante, di ba? Sabi ko, napakaganda nung kalagayan niya dahil patatakboy niya lang. Hindi mo iba, mag-isang check-in. Saan kaya ako kukuha ng pang-cover nito? Di ba? Ganun eh. Hindi. So, doon ako naman pumapasok. Kasi, I always see to it na malayo pa yung bagyo. Nakatali na ang bahay mo. Oo. Di ba? Tama naman. Diba? Pinaghandaan na niya. Hindi kung kailan niya. Saka... Saka action. Kasi, one thing ay, ano, I was able to practice. Yung bang mga ilang steps ahead. Para kung may maganap. For example, ang tagal ko nang pinako, sabi ko doon sa anak ko, yung Epsilon, yung naging glim and glam. Yes, po. Nung siguro 5 years ago, sabi ko, anak, while there is value, karalang magbenta na yung business. During that time, it can command siguro mga more than 2 million dahil because of goodwill at saka yung setup. Kasi kompleto yun, may sauna yun. Eh, siyempre, naging passion na niya yun. Kasi nag-makeup na rin siya. So, I let her. Ako naman, taga. Eh, ina-anticipate ko nga kasi, pag yung business mo ay for so long a time, hindi naman nag-expand. Ibig sabihin, you look for another. Kasi dapat kasi, dumami. Dumadami. So, sabi ko, napakahirap palaki niya. So, anyway, tinuloy. Eh, ito nga nag-pandemic. We are forced to close. Na wala kami yung nasalaman. Gigibain mo lang yun eh. So, sayang na lahat yan. So, sabi ko tamo, ito yung sinasabi ko sa iyo. Kaya lang, hindi ko yan ini-insist. Kasi nga, kayo nga dyan eh. But, sabi ko sa anak ko, eh, although binabanggit ko yan, eh, maging, ano lang yan, maging lesson ba? Maging bahagi ng pag-decide natin, like, para kung alam mo, ganun talaga. So, itong pandemic, eh, talagang, lahat eh, talagang,
tinamaan. At ako naman, eventually, mabawi din yan na video. At kaya nga itong Maxis namin, di ba yung binag po kanina, yung yellow pub is yung be open for delivery. Pizza delivery. Dito, Abdel, sa ngayon, sa panahong ito, sa yugto ng buhay mo na to, ano na ngayon yung pinagkakaabalahan mo? Bukod dun sa mga business na ipinamahala mo na sa mga anak mo, kumbaga sila na yung nag-aayos ng mga business, sabi mo nga. So, ano na po ngayon yung mga activities na ginagawa ninyo para sa inyo? Well, bukod sa... Para hindi kayo ma-depress. Hindi, yung depression kasi mindset yan eh. Pag, lalo na kung wala kang ginagawa. Yun na. Kasi pag ang iyong, pag ang pananong mo sarili mo, wala nang silbi, ay doon ka na didisgrasya. Dapat pagising mo sa umaga, mayroon pa pang kabuluhan. Yan. So, para magkaroon ka ng kabuluhan, ay dapat hindi parating sarili mo lamang ang iyong tinitingnan. Diba? Pareho kayong katulad, diba? Ano yung kinakanta doon? Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. O, diba? Since 2016, kasi since I retired, when you retire, hindi ibig sabihin hindi ko kayo pahinga na. You just retired. Ibig sabihin nagpalit ka ng goma. Retired. Retired. Ay, gano'n pala yun. Galing. Hindi yung ano na. Hindi. You retired. Nagpalit ka ng goma. Tumahinga na. Na yung goma gagamitin mo naman is for other purpose naman. Retired. Na siyempre, simula nung mabuhay ka, matuto maghanap buhay. Parating nakatuto ka siyempre how to raise your family. But maybe it's about time na while doing what will be best for your family, ano naman yung maitulong mo for the country, for your town, na eventually I will be beneficial also to your family. Kaya nga since 2016, after yung 2016 election, naging akong self-proclaimed na advocate ng federalism. Yeah. Na yun naman, I could no longer recall paano ako nagsimula. Basta parang I was invited once, hindi ko alam kung bakit, to talk on the matter. So, nag-research ako. Tingnan ako, ano, pagkakaiba ng federal. So, doon ako nag-start ko. Ano yung napasa ko lang. Hanggang mamaya, nag-involve na. At diba, yung PDP, MRND, naging umiikot kami rito eh. Punta kami ng, natutulog pa kami overnight doon sa, yan dumaan pa kami doon sa inyo. Nakarating sila sa amin. Na ito naman, this is a volunteer job. Sure. Na natutulog ka doon, namaya. So naging, at ako kasi siguro noticeable naman, I love to talk. So para ba, yun lang ako. Pare na, yun naging sagot doon sa mga ano na eh. Yan. Gamot sa mga bagay na gusto mong gawin. Diba? Kaya doon, pag didikap, kakaiba naman yung, at sila naman nagsasabi, hindi naman sa akin galing. Kasi yung aking audience talagang, there was a time doon sa Zoom namin, ang audience ko si Atty. Larry Gatun, yung anak ni Justice Corona. Ay, nagpapaliwanag ng federalism. Kumbaga, naging something big doon sa... Nag-evolve. Although yung pinapaliwanag ko is something small. Kasi normally, hindi naman ito yung top ng mga ano eh. Kasi malalalim siya, mga ganito. Yung akin, based on realidad ng buhay, what I observe, at ano yung process, at may kasama rin legal scenarios. Kasi... madali naman yan, kahit di ka lawyer, you just have to dig up yung internet. Kaya na-correlate ko, bakit may legal basis. So doon, matutuwa ka dahil isang audience namin doon, kasama namin sa MRD, si Atty. De Guzman, isa cum laude sa UP, ng lawyer yan. Ngayon, I was katatapos ko lang sa Solcom, at nagulat nga sila. At, kasi pinapaliwanag ko naman, it's about yung federalism. I was with the Camp Kapinpin. And sila si Ken ID. Oo. Oh, and hinintay ko lang yung tawag kung pwede na rin sa building. And then every time may mga event, eh tayo yung tinatawag nila. Kasi nga, para bang... kaya ang ginagawa ko, yung maiksing aking video clip,
nagagamit nila at yung template nila the whole country. Ngayon pagkamit na, tumatawag sa akin. So, ibig sabihin yung template mo na ang ginagamit na, na paliwanag sa buong bansa tungkol sa federalism? Doon sa at least yung grupo namin. Kasi na, sabi, accordingly, sabi ni Mayor San Pedro, who happens to be the National Vice President for Luzon ng MRRD, at the same time, siya yung National Chairman ng People's National Coalition. Nung pumunta ako ng Bulacan, meron siya doong barangay chairman na tao niya na ayaw na ayaw ng federalism. Mm. Talaga kahit anong musulsul niya. Wala, but siya nung marinig niya yung aking explanation, siya ngayon ng araw-araw nahingi yung papaper man. So, ibig sabihin, naging effective. I was with Krami kay Jeyon Daigo, yung Korea na sa Evangelist Church. Nakasama niya doon si General Paterno Bangi, retired general, who happens to be the head ng Speakers Bureau on Value Formation sa Krame. So, nagpresent ako kahit dadalo sila. After my talk, nagpalakpakan yung dalawa. And they joined the coalition. By the way, hindi lang ano ah. And then, nag-iimbita nung may mga, kaya marami akong pastor ngayon na tumatawag sa akin. At ini-include ko dun sa GC kasi ako yung Secretary General of People's National Coalition. So tinitsaga ako na hindi kita sinasama sa PNC doon sa chat group kung hindi may bibigay yung kompletong information. So sabi ko kasi, gawin lang natin yung atin and kung mangyari yan, it's well and good. Kung hindi naman, at least we try. So yun ko, Ebner. Yun ngayon yung pinagkakaabalahan ninyo at busy kayo dito ngayon sa kampanya ng federalism. And mind you, at our own expenses. Kumbaga voluntary na ginagawa niyo ito. Dun po sa ano, balik tayo dun sa istorya ng ating kagumpay. Sa ngayon, ano po yung pakiramdam nyo sa ngayon na narating nyo na mula sa ibaba, narating nyo na yung inyong ano yung maibabahagi ninyo sa ating mga kababayan na isang salita o isang inspiration na masasabi para sa kanila upang mag-wake up din sila para marating yung kung ano yung kinalalagyan mo sa ngayon. Doon sa katanungan yan, dapat nating ibalik ko doon sa sinabi ko na it's our choice. Pag ikaw ay sinilang na mahirap at pangit, hindi mo kasalanan. Kasi it's not your choice eh. Para. Hindi ba? Kasi yan ay yung binigay sa iyo eh. Hindi mo kaya mamili. Dapat ako matango sa ngilo. Hindi pwede eh. Yan na. Kung anong kalagayan mo na ikay silang, ay hindi mo yan choice. Hindi mo pinili yan eh. Subalit pag kayo namatay, ng pangit at mahirap pa rin, it's your choice. It's your choice na pala. Kasi pwede ka na magpaganda ngayon. Okay, invest ka, di ba? Parang ang hina ng tao. Pwede ka magsikap. Ngayon, ano naman pagsisikap kasi? Ako'y parating naniniwala na just do the best you can and leave the rest to him. Siyempre, huwag mong pilitin yung bagay na hindi naman para sa'yo. Imposible. Hindi binibigay ng langit kung ano gusto mo. Binibigay nila kung ano. Kailangan mo. At saka yung parating, ang real test ng success is when you are satisfied or contented. If you are not contented, you are not successful. Dapat masiyahan ka. Kumbaga, Kuya Ebner, parang sinasabi mo na ang success ay hindi sukatan yung kung ano mga pag-aari mo, ano mga naipundar mo, ano mga negosyo mo. Kundi ang sukatan ng success ay yung mayroon ka nito, subalit ikaw ay malungkot naman. Pero ang successful na tao ay yung mayroon ka nito at ikaw ay panatag ang buhay mo, mapayapa ka, natutulog, wala kang kinatatakutan. Success is contentment. If you are not contented, you are not successful. Pero it doesn't follow na hindi ka pwede mag-aspire for more.
Nasa sa'yo pa rin. Yeah, you can do that. Provided, be contented of what you have at the moment. Enjoy it. Kasi if you will not be contented, you will not enjoy it. If you will not enjoy it, ay may problema. Pero ang dami ng mga tao na alam mo ay may wealth sila, pero nagpapakamatay. So, meron namang mahirap na nagpapakamatay din. So, sa kahirapan, ano, naman. Kasi yung problema kasi, pare-pareho yan eh. Yung degree ng problema, depende yan kung paano problema eh. Lalong naalalim yan kung hindi ka naman gumagawa ng paraan, yes, hindi ka nasisiyahan kung anong naging resulta. Kung pagkakuya mo na, ang sinasabi mo ngayon is, kung nandun ka sa poverty line at nandun ka dun sa, ano, sa itaas, ano, pareho lang yung level ng problema ninyo. Depende lang sa'yo kung paano mo paano harapin. Paano haharapin yeah, at kung paano yeah, mo nandalin. Kasi na yung kasanayan ng bawat isa eh. Kasi sa kanila, bawa, yung mayaman, hindi masyado makagalat, natatakot. Ikaw may gala ng gala dahil hindi ka tatakot. So, merong wala siya na wala na meron ka and vice versa. Diba? So, meron na, diba, nanonood ka ng mga pelikula na gusto magpalit muna. Diba? Mga ganyan eh. So, yan, nasa kaisipan ng tao. At ang mahirap gawin, kahit ako, hindi ko naman sinasabi ko lahat ito, nagagawa ko. Bilang human, eh, tayo prone sa ganyan tukso. At ang tukso ay demonyo parati. Na pag yan ang nanalo, ay nadidisgrasya tayo. So, dapat huwag tayong panadala din yan. So, at anytime tayo weak, yan yung pumapasok. Pag ikaw ay pag-isip, yan, yan na. So, kailangan. Sabi nga yung demonyo daw, ilanan na naman tukso kapag ka ikaw ay ano yung... Ayan. Wala ka ng lakas para labanan yung kanyang pananong. So, diyan siya na. Dyan basta ang isang dapat nating tandaan, eh tayong lahat, ang dapat maging kagaya mo, kunyari meron kang employer, meron kang boyfriend, may asawa ka, ang iyong karelasyon ay dapat ay siya. Kasi pag siya ang karelasyon mo, ay hindi ka gagawa ng hindi maganda kung hindi ka kita. Dahil kita ka rin niya. Kasi pa ikaw empleyado at ang kinonsider mo yung empleyado mo, itong boss mo lamang, eh pag hindi ka kita, ikaw kung anong ginagawa, maglalakad siya. Pagka naman dumating na, ikaw kunyari busy, wala mo na ang ganyan. Di ba? As in normal. At ako'y inis na inis doon sa mga empleyado na pag tinawagan mo at naka-off duty, hindi nasagot. Yan na para bang napagka mag-aala 5:30 ni Dalian at uuwi na para samantalang nagchitismisan naman kapag napakalat, di ba? So para bang nalulugi sila parate pag nagtrabaho ng sobra dun sa... Hindi nila nare-realize lahat ng ginagawa nila ay kita ng langit yan. Kahit hindi ka kita ng boss mo, gagawa ng paraan ng langit na ma-recognize ang ginagawa mo. Hindi yan nakasaya. At kung ikan may palpak, ay kita rin lalo ng langit yan. And the same is true with your relationship with your friends, with your relatives, na kahit na akala mo hindi ka kita ng relative mo, ay kita kanya. So dapat lahat ng relasyon natin ay sa kanya, hindi sa iyo, hindi sa kanya. Naging instrumental lang na tayo na dito kayo. Kasi lahat na ginagawa natin ay para sa kanya. Kasi tayo babalik din sa kanya. Paano kanya tatanggapin kung di mo naman ginawa yung COVID natin yung dalpa? Kasi yun tayo eh, we pretend to believe in God, but we are not doing the best kung paano tayo mapalapit sa Kanya. Ay dapat kung ano ka doon, ay ganoon ka na rin. Huwag mo nang pagawin. Kaya lang, ang isa doon, normal naman talaga bilang human ay nagkakamali ka. Importante, alam mo, nagkamali ka, huwag mo lang sasadyain next time mo lang. At yung ginagawa mo dapat, i-consider mo ng iyong kausap ay siya. Hindi ka maliligaw pa ganun. Everything you do, dapat hindi for your benefit. At yan ang i-discipline mo. Dahil tayo, normal behavior ng tao. Parating atin yan. Kahit ako, siyempre kung may isang naisip ko yan. Pero hanggat madidisiplina mo ang sarili mo, dapat paglabas mo ng bahay mo, ano kayang pwede kong gawin na makakatulong sa iyo. At imposible hindi ka balikan ng langit ng maganda. Kasi siya i-aasikasuhin niya kung sino yung nag-aasikaso ng iba. Pero kung inaasikaso mo yung sarili mo, ba't maaasikasuhin pa kita yung nag-aasikaso ng sarili mo? At mas mabigat siyang mag-aasikaso at yan ay talagang normal na nangyayari. Ayan.
web na napakasarap ng ating kwentuhan, pero siguro mga isang araw uli babalikan ka namin sapagkat yung aming mga programa ay talagang all-in-one ka, all-in-one salsa. Nandun ka sa success story namin. Pwede ka doon sa Leaders in Action at sa Hanil Buhay. Pero inuna natin ito, yung istorya ng tagumpay, para maging bahagi ka ng aming programa at makatulong kami na ma-inspire yung mga manonood natin. At the end of the day, siyempre, tayo naman lahat, we're all the God. Hindi mahalaga kung anong nagkaroon kahit ang mahalaga kung saan ka maaalala. Legacy po. Iniwanan mo legacy. Ayan. At ito sa aming programang Historia ng Tagumpay with AOM or si Kuya Abner Malabanan. Sa istorya ng tagumpay ni Kuya Abner Malabanan, madami tayong napulot na aral. Sa kabuuhan, hindi ibig sabihin na kung ano ang kinalakihan mo, ayun na din ang magiging buhay mo. Hindi lahat ay nagiging madali ang pag-abot sa ating mga pangarap. Subalit sabi nga niya, huwag ka lang titigil hanggat hindi mo nakakamit ang iyong gusto. Ang lahat ng kaganapan sa ating buhay ay dahil sa ating mga naging desisyon. Subalit upang hindi tayo maligaw sa ating tinatahak na landas, lagi nating unawain at dinggin kung ano ang mensahe ng ating poong lumikha. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kami po ang apat dapat para sa programang Istorya ng Tagumpay.